Dilim. Yan, sino dito takot sa dilim? Yan, tapos sino dito ang takot sa brownout? Paki-flash na. Yan, sino dito ayaw sa brownout? Diba? Kasi syempre, mainit na, tapos hindi mo pa makita. Lalo na pag gabi nag-brownout, diba? Parang nagdidikit-dikit kayo ng mga kapamilya. Tapos sino naman dito ayaw pumasok sa madilim na kwarto? For example, ganyan, papasok ka mag-isa, okay lang sa'yo. Diba? Parang ayaw mo rin, diba? Tapos, sino naman dito kabado lumakad sa madilim na kalsada? For example, pagpakaliwa ka na, pakanan. Hindi mo alam ang dilim doon, di ba? Wala ng poste ng ilaw. Parang nakakatakot lumakad. Sino naman dito nung bata kayo, napapakapit kayo sa magulang nyo kapag dadaan na yung trend sa tunnel? Diba? Ako naalala ko ganun, parang didikit ako lalo sa magulang ko kapag madilim na yung daanan. Yan. Natural sa bawat isa sa atin, 'di ba, sa ating tao na matakot, ayaw talaga natin ng dilim, 'di ba? Kasi alam niyo, nilikha talaga tayo ng Panginoon na mahilig sa liwanag. Pero isipin niyo, 'di ba, yung mga bulag laging ganoon yung nakikita nila, puro dilim, 'di ba? Buti na lang na kahit mga bulag kayang pagalingin ni Jesus. Kaya naman, 'di ba, dapat maging thankful tayo na hindi tayo bulag at nakikita natin, 'di ba, may mga mata tayo na nakikita natin lahat ng mga magandang bagay na binigay ng Panginoon. Yung liwanag, di ba, na nakikita natin sa bawat araw. Ayan, sino naman sa inyo mahihilig tumingin sa mga ganitong pailaw? Yan, yung mga fireworks, di ba, kapag Pasko rin, next. Yung mga Christmas light, di ba, sino yung mga dumadayo pa talaga para magpa-picture, para makita yung mga ilaw-ilaw. At yung mga, gusto rin, sino rin yung nanonood ng mga dancing fountain, di ba, yung paiba-iba rin yung ilaw ng tubig. Tsaka may mga pupunta talaga sa iba't mga lugar, Disneyland, Enchanted Kingdom, para makita rin yung mga fireworks, di ba? Mga lugar na meron talagang fireworks. Ayan. At sino rin naman dito yung gandang-ganda sa sinag ng araw? Di ba? Yung pagkaumaga pa lang pag nakita mo yung ganda ng araw, di ba? Parang feeling mo ang lakas mo. Kapag cloudy day, parang feeling mo gusto mo lang matulog, feeling mo at sama ng pakiramdam mo. Pero kapag may araw na, feeling mo ang lakas mo na. Yan, ito, di ba, ito rin. Ang ganda maglakad kapag alam mong maliwanag, may araw, di ba? Parang hindi ka natatakot sa gubat. Maglakad kasi kitang-kita, sobrang liwanag. Parang ito, di ba, ang ganda ng tignan na nakikita mo yung kabuuan ng mga bundok, mga lalakaran dahil sa sinag ng araw. Kahit nga ito yung kahit may madilim na mga ulap, pero pag may sinag pa rin ng araw, gumaganda pa rin siya tignan. Sino naman din yung mahilig sa sunset? Di ba, yung parang kahit paglubog na ng araw, ang ganda pa rin tignan, di ba? Kasi ayun nga yung nagagawa ng liwanag. Napapaganda niya yung mga bagay. Kaya ang title po ng message natin ngayon ay Let Your Light Shine. Yan. Gaya nga po ng binasa natin kanina sa scripture reading, Matthew 5:13 to 14, sabihin po dito, You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hidden. Pero bago po natin talakayin yan, gusto kong ipaalam muna sa inyo na ang Diyos po natin ay God of light. God is light. Diba? Alam niyo ba na ang Diyos talaga ay siya talaga yung liwanag mismo, ang katangian niya. Sabi nga po sa 1 John 1:5, This is the message which we have heard from Him and declare to you that God is light and in Him is no darkness at all. Ang Diyos po talaga ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Sabi rin po sa James 1:17, Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights with whom there is no variation or shadow of turning. Siya talaga po ay Father of light, saka God is light, di ba? At alam nyo ba, si Eve at Adan, di ba sabi sa Bible, sila hubad? Pero alam nyo ba kung kahit hubad sila, hindi sila nakakahiyang tignan? Kasi ang totoo talaga, ang damit nila, glory of God. Hindi sila yung hubad na hubad talaga. Ang ibig sabihin, nagniningning yung mga katawan nila, hindi kita. Ganon, glory of God, yung damit talaga nila nung hindi pa sila nagkakasala. Yan, kaya sa katotohanan, hindi nakakahiya tignan yung si Eve at Adan kasi nga nagliliwanag sila. Yun ang totoong damit natin. Kaya kapag punta natin ng langit, glory of God na rin yung damit natin. Diba? Nagniningning na tayo sa langit.
Tapos makikita nyo rin, bakit yung mga angels, bakit sila nagliliwanag? Diba sabi yun ng mga shepherds, yung story ng Christmas, diba? Pag ang yung mga shepherd, nakita nila sobrang liwanag ng mga anghel, diba? Bakit kaya yung mga angels ang liliwanag? Kasi nakatira sila sa langit, lagi nilang katabi yung Diyos. Ibig sabihin kung ang Diyos ay liwanag, lahat ng mga angel magiging maningning din dahil lagi nilang kadikit yung Panginoon. Kaya nga diba sabi sa Bible, yung mga cherubim, meron silang anim na pakpak. Kasi pantakip sa mukha yung dalawa, pantakip sa paa yung dalawa, kasi yung dalawa panglipad. Kasi sobrang liwanag ng Diyos, lagi sila humaharap doon, di ba? Kailangan nilang mag-cover dahil sobrang liwanag. Yan. Tsaka, lahat din ng mga nag-testimony na nakakita ng angel, lagi nila sinasabi ang liwanag ng mukha ng angel. Yan. At kahit dito sa earth, di ba, binigyan din tayo ni Lord ng sun, ng araw. Na alam kasi ng Diyos na kailangan natin ng liwanag para mabuhay. Kaya binigyan talaga tayo ni Lord ng sun dito sa earth. Kasi kailangan natin yan. Kasi alam nyo ba, walang taong healthy na hindi nasisinagan ng araw. Kapag hindi ka nasisinagan, hindi ka magiging healthy. Meron nga daw ganun eh, yung mga bata kasing pinanganak na sa underground. Kasi kinulong sila, basta may story yun, mahaba. At kinulong sila sa underground, 16 years sila na nandun sa, never pa sila nasinagan ng araw, never sila nakakita ng outer world. Tapos alam nyo ba, nung one time na nailabas na sila dun sa underground, takang-taka yung mga doktor sa ito nila, ano ba nangyari sa mga bata na to? Bakit ganito yung balat nila? Tsaka sobrang kakaiba yung itsura daw. Ganon, na ang daming sakit nila. Kaya kapag wala, hindi talaga tayo natatamaan ng liwanag o ng araw, ayan, na magiging di tayo magiging healthy. Yan, tapos kahit dito sa earth, tinagyo, ay pala, sabi dyan, sa no sun, no life, kapag walang araw, wala rin buhay. Sabi nga dyan, nothing is more important to us on earth than the sun. Kapag wala yung araw, sobrang walang buhay. Walang magiging buhay itong earth. Ang magiging mangyari daw sa earth ay parang magiging bato tapos puro yellow. Walang buhay, ganon. Kaya ganon yung kahalagahan na binigyan tayo ni Lord ng ng araw, di ba? Parang para kasi yung araw, marirealize nyo, para yung Diyos, na kung walang, ang tao walang Diyos, magiging para rin tayong patay. Kagaya rin sa outer space, makikita nyo, di ba, na puro liwanag din doon yung mga planets, yung panay-ilaw, kasi ganyan yung pagkakagawa ng creator natin. Doon natin makikita na yung creator talaga natin ay Diyos ng liwanag, di ba? Pati yung mga galaxy, di ba natin, yung mga panay-stars, outer space, di ba? So, bawat mga star, iba-iba yung klase ng liwanag na binibigay nila, di ba? E saan manggagaling yung liwanag ng mga yan, di ba? Dahil yan sa creator natin na Diyos na mahilig din sa mga liwanag. At patungkol naman sa Bible, di ba? Makita rin natin na talagang God is light. Kasi nung nagpakita si ang Diyos kay Moses, burning bush yung pinakita ng Panginoon, di ba? Na siya, naglalagablab siya. Sinabi rin sa Bible yun, di ba? Na ang Diyos natin ay consuming fire. Tapos yung alam niyo yung sa plague ng darkness sa Egypt, di ba? Na nung nagkaroon ng plague of darkness, ang madilim lahat sa buong Egypto. Pero sabi ng Panginoon, dun sa mga tao ko, sa God's people, dun lang magkakaroon ng liwanag. Di ba? Kaya nga, di ba, ang mga anak talaga ng Diyos, tinatawag silang mga children of light. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, maningning sila, maningning yung buhay nila. Kagaya nating mga Kristiyano, nagiging maningning yung buhay natin kasi ang Diyos natin ay liwanag. Di ba? Kaya makikita nyo, may separation sa, sa mga anak ng Diyos. Tapos, yung mukha rin ni Moses, di ba? Naalala nyo na nagningning yung mukha ni Moses. Dahil ang tagal niya, ilang araw niyang kausap ang Diyos, pagkababa niya ng bundok, nagtataka yung mga tao, nagliliwanag yung mukha niya. Kasi nga, dahil ang tagal niya nagstay sa presensya ng Panginoon, yung nakuha na niya, nakuha niya na yung liwanag, di ba? Kaya yun na yung, yung liwanag ng Diyos. Kaya yung glory ng Panginoon nakikita na sa kanya. Ganun din kapag nag-spend tayo, di ba, ng time sa Panginoon, nagniningning lalo yung mga buhay natin. Tapos yung rin, naalala niyo yung pillar of fire. Na ito yung nagsilbing kuryente ng mga Israelita nung paggabi, ayun yung kuryente nila, yung pillar of fire, yung presensya ng Diyos, di ba? Na bakit lagi pinapakita ni Lord yung sarili niya bilang light, di ba? Nagliliwanag. Kasi Diyos siya ng liwanag. Tapos yung pakita mo lang din yung isa pang picture, ayan, di ba, na mas malapit. At pati na rin yung chariots of fire. Bakit yung karuwahin ng langit nagliliwanag pa rin, di ba? Chariot yun, di ba, sasakyan ng langit pero nagliliwanag kasi galing nga siya sa langit. Kaya maliwanag siya. Tapos, di ba tayo rin yung bumaba yung Holy Spirit.
ang manifestation ng Holy Spirit sa atin, di ba? Alam naman natin, Holy Spirit, Diyos yun, di ba? Na ang manifestation niya ay tongues of fire, di ba? Na lahat ng mga nakatanggap ng kapuspusan ay may apoy ng Banal na Espiritu at nakakapag-speak in tongues. Hindi, at saka kaya nga, di ba, lahat ng mga nagpe-pray in tongues, hindi lang physical nagiging maningning, kundi nagiging ma-impluensya rin yung buhay niya. Mas nagkakaroon siya ng impact sa mga tao na sa paligid niya. Tapos sunod yung si ano Paul, si Apostle Paul, di ba? Nung tinawag siya ni Jesus, tinawag siya, nagpakita si Jesus sa kanya ng liwanag, di ba? Kaya nga nabulag siya. Kaya nakikita talaga natin na ang Diyos maliwanag, di ba? Tapos, yung transfiguration din ni Jesus, di ba, nakialala niyo, nagningning siya doon, nakita nila Peter, James, and John, yung pagningning ni Jesus. Tapos, yung nabuhay din si Jesus muli. Di ba, nagtumbahan yung mga gwardiya, yung mga angel, ay yung mga gwardiya ng libingan, kasi nagulat sila sa sobrang liwanag nung lumindol din. Bumukas yung pinto ng libingan. At, di ba kasi si Jesus, maningning siya, di ba? No? Ganun yung resurrection power. Tapos, ito nga, tandaan natin kasi si Jesus din, siya ang liwanag ng buhay. Sa John 8:12, sabi dyan, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Sa Tagalog naman, basahin natin. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang kabuhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Sino dito nagliwanag yung buhay nung tinanggap si Jesus? Diba? Amen. At tayong lahat, nalaman na natin yung direksyon ng buhay natin nung tinanggap natin si Jesus sa puso natin. Kaya naalala ko kayong kantang nang si Kristo'y tanggapin. Sabi doon ako sa lyrics. And nang si Kristo ay tanggapin, nang si Kristo ay tanggap, siya ang tumanglaw sa kaluluwa ko. Diba na, ito talagang krus, yung ginawa ni Jesus sa krus sa atin, diba? Siya yung nagbigay tanglaw sa mga buhay natin, diba? Kaya na, alam na natin yung landas, patungo sa Diyos, patungo sa langit, dahil sa tinanggap natin si Kristo. Maging sabi rin sa Matthew 4:16, sabi dyan, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng nagmaningning na ilaw. Sa mga nakatira sa ilalim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag, di ba? Dati nung nasa kasalanan pa tayo, nabiyag tayo ng kasalanan, nasa kadiliman tayo. Pero dahil nakilala na natin si Jesus, naka-receive tayo ng liwanag, di ba? Napasok, nakasimba kayo sa sendalite. Nandiyan na, nagsasend ng liwanag ni Kristo. Ayan, at kahit di ba sa langit, ano ba description ng langit? Ay, description ng Bible sa langit. Ang heaven daw ay punong-puno ng liwanag. Siyempre, ang Diyos nga kasi ay liwanag, kaya naman punong-puno din ng liwanag ang langit, di ba? Kasi nagmamanifest dun yung glory ng Panginoon. Sabi nga daw sa mga nakapunta sa langit, ang langit daw grabe, sobrang dami daw kulay, sobrang punong-puno ng ilaw, sobrang yung mga kulay daw dun wala dito sa earth. Ayan, kaya nga, di ba sa langit, hindi na natin kailangan ng Meralco, hindi na natin kailangan ng ano pamang ilaw sa langit dahil si Jesus ang liwanag doon. Di ba sabi nga sa Revelation 21:23, the city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light and the lamp is its lamp. Di ba si Jesus daw ang liwanag sa buong langit, kaya hindi na natin kailangan ng ilaw doon. Tapos sabi dyan, balik na tayo sa Matthew 5:30-14. Sinabi dyan, di ba, kayo ang asin ng sangkatauan. Dito muna tayo sa salt of the earth. Para lang maalaman nyo kung ano yung ano, sinasabi dito, di ba? Tayo daw ang asin ng sangkatauan. Ayan, at paki-next. Sabi ka, when the scripture says, you are the salt of the earth. Alam nyo sa English, kapag sinabi mo you are the, yung T-H-E, pag sinabing the, meaning daw yan, exclusive yan. Meaning, wala nang ibang asin sa mundo kundi ikaw lang. Ayan, kundi tayo lang na mga Kristiyano. It means that the earth has no other salt. We are the only salt available to the earth. Tayo lang ang natatanging salt sa mundo na to. Ayan, ngayon, anong ibig sabihin nung ano, salt? Diba? Alam natin yung asin, nagbibigay siya ng flavor. Salt gives flavor. Sino dito naglalagay ng asin sa pritong itlog? Diba, alam niyo ba na sa Bible yon, nabasa niyo yon? Sa Job, mababasa niyo doon sa Job 6:6. Can flavorless food be eaten without salt? Diba, alam niyo yung itlog, nilalagyan niyo ng asin, diba? Nasa Bible pala yon, now you know. Yan, kaya yun nga, diba, na ang asin, nagbibigay ito ng lasa, diba? At gaya sa atin, Christians are the salt of the earth. Tayo mga Kristiyano, tayo ang pampalasa ng mundo na ito.
We are here to give the earth flavor in the sight of God. Alam nyo ba kaya nalulugod ang Diyos dito sa earth? Kasi nandito yung mga anak niya na sumasampalataya sa Kanya. Dahil nandito yung mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Kapag wala tayo dito, hindi na gusto ng Panginoon tingnan yung earth. Ayan, apart from our presence on the earth, there is no reason why God should deal with this world in grace and mercy any longer. Kaya ang Diyos na tumitingin pa rin sa mundo dahil sa mga Kristiyano. Pero pag wala na tayo dito, wala na. Kaya nga pag nag-rapture, di ba, darating na ang lahat ng kaparusahan sa mundo na to. Kasi nga, tayong mga Kristiyano yung salt of the earth. Kaya lang nalulugod ang Diyos dito dahil nandito pa ang mga anak niya. At tingnan niyo itong 410 grains of salt. Naalala niyo yung kay Lot, saka yung pamilya ni Lot sa Sodom at Gomorrah. Di ba sabi ni Abraham, Panginoon, kung may makita ka bang 50 doon sa Sodom at Gomorrah, hindi mo ba gugunawin yun? Oo, hindi ko gugunawin. Sabi niya, 45, tawad pa Lord, 40. Lord, tawad pa ng 30, tawad po ng 20. Ah Lord, hindi ka ba magagalit kung sabihin kong 10? Sabi niya, sige, kahit kung may makita ko 10 doon. Kahit 10 lang daw na asin na piraso ng mga butil-butil ng asin. Sa Sodom at Gomorrah, hindi niya gugunawin. Di ba? Pero ano nangyari? Walang nakitang 10 doon kasi si Lot na nga, Kristiyano siya, o may pagkakilala siya sa Diyos, pero hindi pa siya matino, kumbaga Kristiyanong paaso-aso o Kristiyanong hindi matino talaga. Ay, siya lang talaga yung nag-iisa doon, pero yun, nasama niya lang yung asawa niya, dalawang anak. Kaya lang, yung asawa niya pa, lumingon pa, kaya naging asin, di ba? Kaya yun, sa Sodom at Gomorrah, imagine ninyo, sa 10 lang sana na tao doon na may alat, di ba, yung buhay. Eh di sana hindi nagunaw yung di ba, yung Sodom at Gomorrah. Sa atin din, alam niyo ba sa pamilya niyo, kung meron kayong mga kapamilya na hindi pa saved, hindi pa sila Christian, alam niyo ba, sa totoo lang, ang galit ng Diyos ay nasa kanila. Kung wala pa sila, kasi nasa kasalanan sila. Pero napakaalaga na sa bawat pamilya, may isa doon man lang na Kristiyano. Kasi may nagpe-pray na, Lord, ingatan mo po yung mga kapamilya ko. Nadadamay sila ng protection at pagpapala ng Panginoon kapag may isa lang na na tumatawag sa Panginoon. Kaya yun nga, di ba, sa isipin nyo doon, yung judgment ng Panginoon ibubuhos na. Pero kung may makita lang sana si Lord na 10 doon na nag-aalat, di ba, hindi sila gugunawin. Di ba? Kaya ganun kahalaga sa ang bawat isa sa atin. Na kunwari sa MNHS, ba't hindi, kunwari sa Muntin Lupa, bakit hindi ibibigay ng Diyos yung parusa dito? Kasi may mga anak ng Diyos dito. Na mga nananalangin, tumatawag sa Panginoon na maligtas ang buong Muntin Lupa, ang buong Pilipinas, di ba? Kaya kapag merong bagyo na parating daw, di ba, mga super typhoon, mga signal number 5, nagpipray yung mga Kristiyano, naaawa ang Diyos sa atin, di ba? Kasi may mga nananalangin sa Kanya. Ayun yung mga asin ng sanlibutan. Yung, Lord, huwag niyo po, ganyan pa at protektahan mo po kami. Yan yung mga salt of the earth. Yan. Kaya, sunod naman, ito naman yung our presence makes a difference. Alam niyo ba, ganun kayo kahalaga na yung presensya niyo, pwede maka-apekto sa mga taong nasa paligid niyo. Sabi nga dyan, every believer should be a single grain of salt in this particular place God has put him. Kapag kayo ba naglalagay kayo ng asin sa kaldero, sa isang part lang, buhos lang sa isang gitong gilid, okay na yan. Ganun ba? Paano tayo mag-asin? Ginaganon natin at inakalat sa lahat. Hindi yung sa isang tumpok lang dito. Diba? Kundi ang alat-alat nun kapag ganun, diba? Kinakalat natin, tas paunti-unti lang. Alam nyo ba, kung nagtataka ba kayo, bakit kanari napunta kayo sa section na to? Lord, bakit ako lang yung napunta sa section na to? Bakit ako nandito? Bakit po ako dito nagtrabaho sa mga nag-work, di ba? Lord, bakit dito mo ako nilagay sa trabaho na to? Bakit ako nandito? Alam niyo ang sagot dyan? Kasi, in-scatter tayo ng Panginoon sa mga trabaho na to, workplaces, sa mga school, kinalat din tayo ng Panginoon para mag-alat tayo doon sa mga lugar na yon at para makilala si Jesus sa mga buhay natin. Yan, kaya, di ba, hindi tayo nilalagay ni Lord sa isang tumpok lang na hindi lang dito lang sa isang part na ito, kinakalat niya tayo para lahat tayo ay mag-impluensya, mag-alat tayo sa iba't ibang mga lugar at sa bawat mga tao ay makakilala sila sa Panginoon. Kaya minsan inisip niya, Lord, nalungkot ko naman dito, mag-isa lang ako. Pero nilagay ni Lord dyan for a purpose, di ba? Para magbigay alat. Kaya wag na kayo magreklamo kung dyan kayo napuntang section, ba't ganito mga classmate ko, Lord? Ba't ganito yung mga katrabaho ko? Kasi gagamitin ka ng Panginoon dyan, dapat maging salt of the earth ka sa lugar na yan. Sabi nga rin ni Derek Prince,
yung naligtas kasi siya dun sa during sa gera yon, World War II. Tapos kilala talaga siyang mura siya ng mura, sama kasi ano siya, anti-Christ siya, anti-Diyos. Ayaw niya ng Diyos. Tapos mura siya ng mura, pinapakita niya sa mga naugali niya. Tapos alam niyo, dun, during sa World War na yon, dun siya nakakilala kay Lord, naging Christian siya. Sabi niya, ano, sabi sa kanya ng Panginoon, kung dyan ka, dyan sa lugar mismo, sa mga barracks na yan, na nagmura ka ng mura, dyan sa barracks na yan, na ang sama ng tingin ng mga tao sa'yo, dyan mo ipakita na nagbago ka na, na naging Christian ka na. Kaya alam niyo yung sama ng image niya, dun siya, nagpakipinakita niya, naging Kristiyano na talaga siya. Kaya yung mga tao doon nagtataka na sa kanya na bakit naging ganun na siya, di ba? Kaya sino sa inyo yung pag kami nagmura sa inyo, sa harap niyo, napapasaw, uy, sorry, nandyan ka pala. Di ba? Kapag gumaganon daw yung mga tao sa'yo, meaning, meron ka talagang, ano ka, may influensya kang ginagawa sa kanila. Uy, sorry, nandyan ka pala. Di ko sinasadya yung mga mura ko, sorry. Parang, ba't, huwag tayo dito mag-joke-joke, nandyan si ganito. Di ba? Kaya ibig sabihin, meron ka nang dating sa kanila. Nagiging salt ka na of the earth. Kaya tandaan natin, kung saan man tayo nilagay ng Panginoon, sabi nga, meron nga daw ganitong quote, di ba? Alam niyo rin yung kanta ng Collingsworth, yung, but the will of God won't lead you where the grace of God can't keep you. He will never be out of this care. Di ba? Sabi dyan, the will of God will never place you where the grace of God cannot keep you. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, ba't nandito ako sa section na to? Hindi ko kaya dito. Kaya mo yan kasi yung grace of God nasa iyo. Pag sa trabaho, Lord, ba't dito mo pa ako? Hindi kaya ko ba itong trabaho na to? Diba? The grace of God, the will of God will never place you where the grace of God cannot keep you. Nandun lagi ang Panginoon para tulungan ka, for His grace is sufficient for you. Kaya yun, pakita niyo sa mga tao na talagang kayo yung buhay na binago ng Panginoon. Maging salt of the earth tayo na makikila, ba't iba ka sa lahat ng kaklase ko? Bakit ikaw yata yung pinakamabait dito? Minumura ka pero di ka bumabawi. Di ba? Hindi mo sila ginagantihan. Pagkopyahan na, pasahan na ng mga kodigo, ikaw hindi ka sumasali. Ano ba meron sa'yo? Di ba? Kaya magtataka yung mga tao dahil sa kaibahan natin, dahil sa pagsunod natin kay Lord. Di ba? At sabi nga dito, as Christians, we are like grains of salt. Our presence make a difference. There should not be a single believer among us whose presence fails to make a difference. Dapat, bawat isa sa atin ay gumagawa tayo ng impact, di ba, sa paligid natin. Meron ng leadership na ginawa sa amin sila Ate Ruth dati. Ang tawag doon, impact team. Na ang goal noon, mag-impact yung buhay namin sa mga classmates namin para marami pa kaming madala kay Lord. Tapos yun nga, naalala ko rin yung testimony ni Mama. Diba, dati kasi nakulong sila Mama at Papa. Pero long story yon at marami kasing nanloko sa kanilang mga tao dati, kaya nangyari yon. Si Mama nakulong lang siya dahil sa pirma niya. Yan. Tapos yun nga, si testimony ni Mama nung nasa selda siya. Alam niyo ba, dahil nga siya, kahit nasa kulungan siya, naging salt of the earth siya. Naggawa siya ng Bible study doon. Tapos alam niyo ba, lahat ng sumasali sa Bible study, isa-isang lumalaya. Kada week, kada buwan, may mga lumalaya na umaattend ng Bible study. Kasi pinagpipray nila na, Lord, maayos na po yung mga kaso at saka makalaya na po. Kaya, alam niyo, maraming gusto pang lalong sumama dun sa Bible study. Kasi nga, lumalaya lahat ng sumasali. Tapos, may time din na, may isang gabi doon, lahat ng yung ibong selda naguguluhan kasi may multo na ginugulo yung mga pagtulog ng mga babae doon. Yung kunwari bawat higaan, isa-isa sila, isang straight dadaan yung multo. Tapos babangon yung bawat mga nasa kama. Tapos sabi ni Mama, halika yung maghawak-hawak tayong kamay, mag-pray tayo na mawala yung demonyo spirito ng gugulo sa atin. Tapos after nila mag-pray na gano'n, nawala na yung multo, tapos never na bumalik. Kaya mas marami lalong naniwala doon sa Bible study doon. Tapos alam nyo ba, si Mama rin, naging leader din siya sa selda, naging mayora siya. Yun. Kaya may mayora kasi yung tawag sa leader ng selda. Imagine niyo yung gano'n, di ba? Na kahit nasa loob pa lang ng kulungan, pwede kang maging salt. Ang daming mga nakakilala kay Lord. Kaya nung lumaya na rin si Mama doon, sabi ng mga sa kanya, Ate Deb, thank you sa mga pag-share mo sa amin, namamakita pa tayo, ganyan. Kaya di ba, nagbago yung mga buhay nila, kahit na gano'n yung nangyari, di ba? Kaya dati, so, nung sa taytay yung pamilya namin, sa taytay kami nakatira, nag-alat din kami doon, nagkaroon kami ng church doon. Maraming mga nakakilala kay Lord. Ngayon, sobrang dami na ng church sa taytay, nagaling sa Send the Light.
Sa Cubao, nung nagpunta kami, tumira kami sa Cubao, doon naman pinanganak yung Bible School, di ba? Kaya yun, sa buong Pilipinas, ang dami rin mga naging pastor dahil sa pag-aral sa Bible School. At ano, nung napunta naman kami dito sa Muntinlupa, aksidente lang talaga dito kami napunta. Pero hindi aksidente kay Lord dahil, ayun nga, kaya kami napunta dito sa Muntinlupa kasi pinaalaga kami sa lola namin. Kasi walang nga si mama at papa. Tapos ayun nga, di ba na, nung nagpunta naman kami dito Muntinlupa, dumami naman yung mga church na naman dito. Nagsisimula na naman kami magkalat dito ng asin. Nag-ano na naman kami, di ba? Share na naman ang share. Kung saan kang dalin ng Panginoon na lugar, share ka lang ng share, di ba? Kaya ngayon, nandito naman tayo, di ba? Pinapalaganap na naman natin yung Word of God. Kaya sana tayo maging ganun din. Saan man kayo dalin ni Lord na lugar, mag-aalat kayo doon, di ba? Maging salt of the earth tayo. Tapos, ito rin, salt is a powerful preservative. Alam nyo ba nung panahon na wala pang refrigerator? Naisip nyo ba paano tumatagal yung mga karne? Yung mga karne, kapag ibabiyahe yun ng napakatagal, lalagyan nila yun ng maraming asin para ma-preserve yung karne. Alam nyo na kapag wala kayong ref, buhusan nyo ng asin para manatili pa siyang fresh, di ba? Ayan, kaya alam nyo kasi yung asin, nagpe-preserve to, di ba? Gaya natin, kung tayo yung magiging asin ng sanlibutan, pinapreserve natin itong earth na hindi pa ito sumama, di ba? For example, sa section na yon puro kopyahan. Pwede ba kayo? Tuturuan ko yung mag-aral. Hindi nyo na kailangan mag-kopyahan. Halin kayo, tuturuan ko yung ganito yan, di ba? Parang kunwari sa mga lugar ko saan may mga nakikita mo, pakurap ng pakurap. Pwede ba kayo? Hindi nyo kailangan gawin yung mga ganyan. Ganito yung paraan para hindi na tayo gumawa ng masama. Ganyan, di ba? Sa pagtuturo din natin ng Word of God dito sa mga outreaches natin, naaalatan natin sila, 'di ba? Na para hindi sumama yung mga itong mundo na 'to, 'di ba? Dahil nandito pa tayo para ipakita yung alat natin. Yan. Kaya yung tanong mo ngayon katabi mo, maalat ka ba? Tikman niyo nga. Yan, pero ayun nga, 'di ba? Alam niyo ang pinaka dapat natin tandaan, yung asin kailangan manatili siyang maalat. Sino dito gumagamit pa ng asin na nabasa na? Di ba pag nabasa na o nawala na yung lasa? Gaya nito, sabi nga dito, may babala dyan sa Matthew 5:13. Sabi, di ba, kapag ang asin ay nawala na yung alat niya, wala nang kwenta yan, tatapon mo na lang yan. Di ba, hindi mo na yan gagamitin. Sa ang kinatawag daw dyan, good for nothing. Yan o, good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Kapag ang asin daw ay wala ng lasa, wala ng alat, tatapak-tapakan na lang siya. Pag sinabing good for nothing, ito daw yung salita na pag sinabihan ka ng wala kang kwenta, di ba yun daw yung walang kwenta, ay yun daw yung pinaka-worst remark that you can make about somebody. Di ba napakasakit sabihan ng wala kang kwenta, di ba? Yan na daw yung pinakamasakit na pwede mong sabihin sa isang tao. Kaya tayo daw, bilang church, kapag nawala na tayo ng asin, tatapak-tapakan na lang din tayo ng mga tao. Sasabihin ng mga tao sa atin, wala naman kwenta yung pagsisimba-simba na yan eh. Dapat hindi natin hayaan na parang apak-apakan yung church. Kasi wala tayong dating. Kundi dapat, ay grabe yung church na yan, grabe yung impact niyan. Mga kabataan dyan, nagbabago buhay. Dati mga nagdadroga, mga nga tignan mo naman, ang Bible study na ginagawa kayo. Kundi dapat talaga ang church, meron tayong impact na ginagawa. Hindi tayo magiging parang saltless na parang wala na tayong parang wala na tayong lasa. Kaya dapat maging tayo, kung nilagay ka ni Lord sa section na yan, mag-alat ka dyan. Kung nilagay ka sa ganitong lugar, mag-alat ka dyan. Kasi yung church, kung nilagay tayo dito sa Muntinlupa, kailangan may impact na gawin tayo sa city na to. Di ba? Kundi, lalait-laitin lang nila yung church. At hindi yun dapat mangyari. At sunod naman, tapos na tayo sa salt, ito naman yung city on a hill. Next. Sa Matthew 5:14, sabi dyan, a city built on a hill cannot be hidden. Ayan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ano yung sabihin ng city built on a hill? Alam niyo, sa isang bundok, tapos meron daw city, sa gabi, di ba kitang-kita yon? Kasi may ilaw sila eh. Ayan, kaya hindi mo maitatago. Alam niyo ba, tayo mga Kristiyano, kapag once na sinabi mo, Kristiyan ako, Kristiyano ako, pag binanggit mo yan sa mga tao, lahat ng tao titingin na sa'yo. Yan, kagaya ng city na yon, hindi maitago, kinakita ng lahat. Hindi ka na pwede itago ngayon, hindi ka na pwedeng basta-basta kumilos, di ba? Kasi sabihin nila, Christian ka, di ba? Christian
ka, pwede pala sa church nyo TikTok. Di ba? Oh, Christian ka, pwede pala sa inyo itong mga pangkukodigo. Di ba? Kailangan, kapag naging Christian na tayo, alam nyo na yon, napapansinin na kayo ng lahat ng mga tao, papansinin na lahat ng mga ginagawa, oh, bakit niya nilike tong porn site na to? Di ba, minsan sa Facebook, nakikita ko ano yung nilike, di ba, mga ganang, oh, Christian to, pero bakit ganito yung mga sinishare niya? Alam nyo, kapag naging Christian na kayo, tandaan nyo na yun, lahat na ng mata nasa inyo. Lagi na kayo titingnan kung anong mga ginagawa nyo, bakit ka nang paagaw ng baon ng classmate mo kung Christian ka? Di ba, bakit, ano kung Christian ka, bakit umuwi ka na, hindi pa naman tapos yung trabaho mo, di ba, mga ganon. Kaya, ayan nga, pinapagmasdan tayo ng lahat. Pag nagalit ka, titignan nila, ba't Christian to, pero binalibag niya yung upuan, di ba? Kaya yun, nakikita ng lahat yung ginagawa natin. Ayan, kaya ayun nga, di ba? Kaya yun din yung reason ko bakit binabaitan ko sa mga classmate ko. Kasi dadalhin ko sila sa care group. Kaya nga, ano, ginagawa ko lahat ng paraan para maging mabait sa kanila, ganyan. Tumatawa-tawa lang ako pag nagmumura sila. Pero sama kayong care group para malaman nyo, di ba? Hindi ko sila inaano agad, huwag nga kayong magmura. Yan, inaano-ano ko muna, pinatawa-tawanan ko lang muna yung mga ginagawa nila. Pinapasa ko rin yung code ko. Pero isip ko na lang, sasama ko rin kayo sa care group. Mga sa akin pa pinapapasa, di ba? Mga ganun, minsan may mga ganun sila. Tapos yun nga, sa ganung paraan, di ba, na nasama ko yung mga kaklase ko nung time na yon. At sa atin din, di ba, na kapag sinabi natin na si Jesus ay Panginoon natin, magbantay na kayo kasi liwanag na kayo na tinitignan ng lahat. Di ba? Kasi madilim yung mundo na to. Pag may nagsabi na Christian ako, nagniningning ka na, pinapanood ka na nila ngayon. Yan. Kaya meron din akong classmate, sabi niya kay Pastor, sabi niya, si Tamer, yung Facebook niya talagang never siya nagpost ng mga hindi godly. Parang may nakapansin pala no, na kahit scroll mo yung buong Facebook ko, wala kayong makikita doon na nag-share ako ng mga walang kwenta, ng mga bakamundo. Di ba talagang para sa akin yung Facebook ko para kay Lord lang. Ganun. Kaya sabi niya, parang may nakapansin pala na never siya nagpost ng hindi pang kay Lord. Ganun. Kaya ayan, kahit mga kaklase ko, sabi nila, hindi na kami nagtatakang naging pastora ka eh. Nung classmate ka pa lang namin, ganyan ka na eh. Puro ka na Bible eh. Ganyan, puro ka na Jesus niya. Ganyan. Tapos yun nga, sa Matthew 5, medyo 5:14 pa rin. Ayan, tapos sa English ulit, di ba, sinabi dito, next. Sinabi, di ba, you are the light. Ganun din. Pag sinabing the, pakinext. Ayan, you are the light of the world. Ibig sabihin niya, no other light. Wala nang ibang liwanag kundi ikaw o kundi ang church. The word the used here is exclusive. We are the only light. The world has no other light. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, wala nang ibang liwanag kundi kayo. Ayan, alam niyo sabi ni Jesus sa John 9:5. Sabi ni Jesus, as long as I am in the world, I am the light of the world. Sabi ni Lord, hanggang nandito ako sa earth, ako yung liwanag. Pero dahil aakyat na ako sa langit, di ba yung umakyat na si Jesus sa langit, kayo na ang liwanag. Nag-gets niyo yun? Di ba kaya sinabi ni Lord, you are the light of the world. Kasi umakyat na siya. Tayo naman ngayon ang magliliwanag. At ang mga tao rin sa mundo, nakadepende sa atin, tumitingin sa atin, nakaasa sa liwanag na dadalhin natin. Di ba? Kasi tayo lang ang natatanging light sa mundo na to. At ngayon, sa Old Testament, di ba, may mga illustration doon tukos sa tabernacle, tukos sa light. Ngayon, sa tabernacle, di ba, yun, yung parang, kumbaga sa panahon natin ngayon, parang church. Sa loob ng tabernacle, ito yung loob. Yan, yung una, yung holy place, mayroong tatlong object doon. Tapos yung isa naman, yung isang kwarto, most holy place. Ngayon, dito tayo sa holy place, yung tatlong furniture. Yung una, yung altar of incense, yung nasa gitna. For example, kung ito yung tabernacle, ito, nandito yung altar of incense. Tapos dito sa side na to, nandito naman yung menorah, yung lampstand. Tapos nandito naman yung table of showbread. Yan. Ang nag-gets nyo na, ganun yung itsura ng loob. Tapos, ang ibig sabihin ng altar of incense, hindi ka makakapasok dun sa most holy place kapag wala kang incenso. Tapos ito naman lampstand. Bakit alam niyo ba itong lampstand? Ayun nga lang yung natatanging ilaw sa loob. Wala nang ibang ilaw diyan, yan lang. Tapos anong reason bakit nakakatapat yan diyan? Tingnan niyo, ang katapat ng lampstand ay yung table of showbread. So nakita niyo na yung itsura. Tapos sa pag gusto niyo ring
malaman yung mga ano dyan, mga symbolic ng sinabi ng Hebrews. Sa Hebrews chapter 9, may sinabi dyan, di ba, na mga message tungkol sa Church of Jesus Christ. Masahin nyo na lang yun. Kung gusto nyo mag-gets yung si Jesus, yung high priest natin sa Hebrews 9. Tapos, ang ibig sabihin itong lampstand, ang simisimbolo yan sa church. Tandaan nyo, dapat tumatak sa memory nyo para mag-gets nyo. Yung lampstand, ayun yung church. Yan, di ba nabasa natin sa Revelation, merong binanggit doon na pitong iba't ibang klaseng church. Ayan yung seven na liwanag. Ayan nga yung simisimbolo sa church. At ngayon, sa holy place, next. Ay, ito pala yung muna yung ilaw. Yung tandaan nyo yung kandila sa Israel, hindi kagaya ng kandila natin na gano'n. Ganyan yung kandila nila na meron lang sinulid na nakababad sa oil. Tapos pag sinindihan, hindi na mamamatay yung hanggang may oil siya, tuloy-tuloy yung sindi niya. Ganyan yung hawak ng 10 virgins. Hindi yun kandila na gano'n. Ganyan yung hawak nila. Nakita nyo din na totoo to sa church, di ba? Yung ulit yung lampstand, ayun yung church, di ba? Makikita nyo, ganun din yung church talaga natin ngayon. Ay, ito pala, yung in the holy place, the candlestick was the only source of light. Tandaan nyo, sa loob ng tabernacle, walang ibang liwanag, kundi ito lang, yung pitong kandila na yan. At if there was no light coming from the candlestick, there was no light at all. Pag wala yung ilaw na yon, wala, madilim na dun. Ganun din sa atin dito, sa church. Do you see how this true of the church? We too are the only light, there is no other light. Tayo lang din yung natatanging liwanag ng mundo. Sabi dyan, we are the seven branch candlestick. We give light only when we are filled with oil, and when the oil is in us, is set on fire. Magliliwanag lang din daw yung church kapag meron tayong oil, di ba? Ano yung oil na yon? Ayan yung oil ng Holy Spirit, di ba? Sa Bible, kapag binanggit yung oil, laging ito yung type ng Holy Spirit, di ba? Sa mga buhay natin. Na yung church, mananatili lang siyang manimning, magkakaroon ka lang ng liwanag kung nakababad ka sa langis, sa oil, sa kapuspusan ng Holy Spirit para maging on fire ka. Yan. Tapos, naalala niyo yung sabi ni John the Baptist, di ba? sa verse Matthew 3:11, sabi niya, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kaya naman si Jesus, di ba, siya yung nag-baptize sa atin ng Holy Spirit at fire. Kasi, kailangan natin yan para magningning tayo. Tapos ngayon, mag-review tayo, yung lampstand, ito yung church. Yung table of showbread, yung tinapay doon, ayun si Jesus. Kasi si Jesus, di ba, sabi niya, I am the bread of life. Kaya naman, ngayon, ang ibig sabihin nun, pakinexel, we are here on earth for one purpose and one purpose only. Isa lang ang dahilan ba tayo nandito sa earth para magbigay ng liwanag, di ba? Kundi, pagliwanagin natin lagi doon si Jesus, di ba? Dito sa church, lagi natin sinasabi, Jesus, Jesus, Jesus. Lagi natin sinasabi, tanggapin niyo si Jesus. Kasi ang church, ang purpose niya, itaas ang pangalan ni Jesus, di ba? Ayan yung only purpose natin. Okay, next pa. We are here on earth for one purpose only, to cast light on Jesus, the bread of life. Di ba, nuggets niyo na, bakit magkatapat yung candlestick tsaka yung table of showbread, di ba? Thus, here we have a remarkable picture of the church. Apart from the candlestick, there was no source of light in the holy place. Kapag wala yung candlestick doon, wala na rin liwanag. At kapag wala rin church, wala na rin liwanag ang mundo na to. Tayo lang ang pwede magbigay ng liwanag sa mundo. Tapos, pakinex pa. Ayan, this is the primary purpose of our presence on earth. Kaya ka nandito sa mundo para magbigay liwanag, di ba? Everything else we may do is secondary to that. We are the light of the world. Yan. Ngayon naman, panghuli, how can you shine brighter as Christian? Paano ka mas lalong magiging maningning na Christian? Number one, by being close to God through prayer, praise, and worship. Siyempre, sa pamamagitan niya ng pagiging malapit natin sa Panginoon, lagi tayo nagpe-pray, lagi tayo nananalangin at ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Yan, di ba? Alam niyo kung ba't lumiliwanag yung moon? Wala naman daw talagang liwanag yung moon. Pero dahil sa araw, natatapatan siya ng araw, kaya lumiliwanag yung moon. Di ba? Alam niyo sa atin din, di ba? Na kaya tayo nagkakaroon ng buhay dahil madikit tayo sa Panginoon. Kaya tayo nagiging maliwanag yung buhay natin dahil kay Lord. Kaya mas lagi tayong nakakonek kay Lord, mas lalo tayong nagkakaroon ng buhay na puspos ng Banal na Espiritu. Sabi nga, di ba, sa Exodus 34:29, naalala niyo ngayon kay Moses, di ba?
When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Kaya alam nyo ba, lagi namin sinasabi nga kapag prayer marathon, nung panahon na hindi pa nagtatrabaho si Angelica, estudyante pa lang siya, lagi kami nag-ano na, ano parang, tignan mo, nagniningning na mukha natin, di ba? Para mas lalo tayong gumaganda after mag-prayer marathon. Kasi totoo nga, di ba, after mo mag-prayer marathon, mababad sa presence ni Lord, makikita mo na umalis yung mga stress, umalis yung mga pag-aalala, mga takot, kaya yung mukha mo parang gumaan, di ba? Parang gumanda, gano'n, nagliwanag. Kaya totoo yun, nakapag lagi tayo nag-spend ng time sa Panginoon, ano, in the spirit, mas lalong namining-ning kang Kristiyano. Mas lalo tayong, ano, na nagiging malakas yung influence o impact natin sa mundo. Parang ganito yung picture na to. Yung ano mo, dahil nga si Lord ay light siya, yung sinasamba mo, Diyos ng liwanag. Habang sumasamba ka sa Kanya, napupunta na rin sa'yo yung liwanag niya. Kaya nagiging maning-ning kang Kristiyano. Tapos meron din story, di ba, nung dito nga kami, nakadira sa lola ko sa dyan, sa may old compound. Ano, tapos may brown note kasi nung time na yon. Tapos may mga tito-tita kami sa silong. Eh, wala naman kaming kandila. Nung time na brown out, nag-devotion na lang kami magkakapatid. Yung pag-devotion namin, yung nakapaikot kami, tapos may magpipray, kakanta kami, ganyan. May magbabasang Bible. Tapos, eh, brown out nga nung time na yon. Tapos, sabi nung tita ko, pag-akyat niya daw dun sa taas, tinignan niya yung kwarto, dadala niya daw dapat niya kami ng kandila. Pero sabi ng mga tita namin, ay, meron naman pala silang ilaw dun eh. Di, kaya bumaba na lang, hindi na inabot yung kandila. Pero sabi namin, wala naman po kami kandila, eh, nagde-devotion lang kami ng time na yun, nagpe-pray kami. Kaya meaning, may nakita silang liwanag doon sa amin, sa nung nagde-devotion kami. Kaya akala niya, meron din kaming kandila, di ba? Kasi yun yung presence ng Panginoon, yung liwanag na yun. Isipin nyo, unbeliever yun na, yung tita ko. Mga hindi sila nakaniniwala sa Diyos. Pero nakakita sila ng liwanag sa amin nun. Yan. At ganun din, di ba, si Enoch, bakit siya kinuwala ng Diyos? Kasi lagi siya naglalakad, nag-walk in the light, di ba? May kanta tayo, di ba? Walk in the light, di ba? Dapat lagi tayong naglalakad sa liwanag. Meaning, lagi natin kasama yung presence ng Panginoon o lagi tayong kasama natin yung Word of God. Yun ang ibig sabihin ng walk in the light. Yung mga lagi tayo sa mga light group natin. Kaya nga light group yun, di ba? Kasi dapat nagniningning yung light, yung liwanag, ay nagniningning yung grupo natin. Dahil nagniningning sa presence ni Lord, nagniningning sa Word of God, di ba? Nagniningning sa prayer, di ba? Kaya yun yung vision natin sa life group natin. Yun, pangalawa, keeping His Word on our mouth, heart, thoughts, and actions. Ngayon, paano ka magiging maningning lalo? Kapag hindi nawawala yung salita na Diyos sa bibig mo, lagi mo sinasabi, I can do all things, sabi ni Lord, God will provide, sabi ni Lord, kaya ko to, sabi ni Lord, kasama ko siya. Yan, yung bibig mo, laging salita ng Word of God, mas lalo ka magiging maningning. Kasi bakit? Paano nagkaroon ng light sa mundo na to? Di ba sabi lang ni Lord, let there be light. Di ba? Words lang yung ginamit, kaya nagliwanag yung mundo. Kaya ganun din yung Word of God, lagi mo itong sinasabi. Kahit nasabi mo sa araw-araw, I am fearfully and wonderfully made, paganda ko ng paganda araw-araw. Makikita mo mangyayari yun. Kasi powerful yung Word of God, nagpapaliwanag to ng buhay natin, di ba? Sabi sa Proverbs, and they are life to those who find them, and health to all their flesh. Kaya kung yung Word of God lang yung sinasabi, nagliningning lalo yung buhay nyo. Tsaka sabi sa Psalms 119-105, ang verse ng church natin, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Diba na, ang salita ng Diyos ay liwanag yan sa lahat ng mga landas natin. Kaya hindi mo sasabihin, naliligaw na po ako ng landas, hindi ko na alam mangyari sa buhay ko. Sabihin mo, lumapit ka kay Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na dadaan ka sa tamang landas. Hindi mo na kailangan sumama sa dating daan. Kasi ang Panginoon siya magbibigay sa iyo ng bagong landas ng buhay, di ba? Na nagniningning. Yan, kaya, di ba kaya nga tayo, pangalan ng church natin, send the light. Kasi ibig sabihin ng light, si Jesus yun. I-send natin si Jesus sa lahat ng mga nadidiliman. Ang light din ay Word of God. Lahat na makakarinig ng Word of God, magkakaroon ng maliwanag yung buhay nila. Hindi totoo na ang miralo ko ang magbibigay ng liwanag sa buhay mo, kundi si Jesus, di ba? Ganun din kapag nagtatestimony tayo ng mga ginawa ni Lord, alam nyo ba, may mga taong lumiliwanag buhay. Kaya huwag nyo itago yung testimony nyo. May itatestimony rin ako, kapag nakalimutan ko lang i-post. Ayan, tapos yun nga, kaya post na kayo doon sa testimony wall natin. Ayan, tapos yun din yung
Kapag filled ka with the Word of God, mas maliwanag, mas maningning ang buhay mo, mapupuno ka ng pagpapala sa lahat ng areas ng buhay mo. Kasi yan ang promise ni Lord. Hindi mawalalayo sa'yo yung wisdom, success, prosperity. Yan ang dulot ng pagkapit namin sa salita ng Diyos. At pangatlo, ito na yung huli. Through the manifestation of the fruit of the Spirit. With the, ano, yung pagpapakita natin ng fruit of the Spirit, hindi lang sa Kristiyano, kundi sa mga unbeliever din, yung mga taong wala pa kay Jesus. Ano yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At ito yung verse na dapat niyong tandaan. Ito yung memory verse natin ngayong araw na to. Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang dapat natin maging goal, damihan natin ng damihan yung good works natin na ang mapapansin ng mga tao, Christian ka, no? Kasi kakaiba, ang dami mo mga mabubuting gawa. Nakikita ko, nagningning sa'yo si Kristo. Diba? Kaya, dapat yan yung maging verse ng buhay din natin na magningning si Jesus sa atin. Diba? Na makita nila yung good works natin na, eto nga, okay, next. Maging kagaya tayo ni Jesus. Mahalin mo sila, love them. Share the joy with them, diba? Makisaya ka sa kasama sila. Be at peace with them, wag mo silang awayin. Be patient. Maging mapagpasensya ka, huwag ka magalit agad. Be kind, magbigay ka ng kabaitan. Abutan mo ng sesto, di ba, sa reses. Nakikita mo na, tulala na sa gutom. Bigyan mo na ng ano, di ba, pagkain. Ayan, nakita mo, walang pamasahe, bigyan mo. Do good, di ba, be faithful, be gentle, and have self-control. Kagaya ni Jesus. Kaya kapag ginawa natin, pinakita natin yung fruit of the Spirit, wala tayong ibang ginagaya kundi si Jesus. Kaya sabi nga rin sa 1 Peter 2:9, eto tayo, di ba? But you are a chosen people, pinili tayo ng Panginoon, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare. Dapat i-declare natin yung mga papuri ng Panginoon who called you out of darkness, kasi dati nasa dilim tayo ng buhay. Pero tinawag niya tayo into His wonderful light. Di ba? Na nasiliwanag na tayo ngayon. Kaya naman, di ba, ngayon nakita nyo na, nalaman nyo na, na napakahalaga natin dito sa mundo na to. Wala na itong ibang liwanag kundi tayo na mga may Jesus sa puso. Kaya naman, di ba, huwag natin itago yung liwanag na to. Huwag nyo nasabi na, nahihiya ako, ayoko, tatago ako. Kasi yung ilaw daw, hindi dapat siya tinatago. Dapat ay nilalagay siya sa pinakataas. Pansin nyo yung ilaw natin, ba't hindi nasa sahig? Di ba? Ba't kaya? Kasi kailangan yung ilaw, pagliwanagin niya yung buong lugar. Kaya kayo, huwag kayong matakot mag-resign. Pag pinagre-report kayo, gawin nyo, oh, yes ma'am, ako gagawa niya. Ma'am, ako na po, ma'am, ako na ganyan. Leader, oh, sige, tatanggapin ko yung pagiging leader. Di ba? Para maipakita si Jesus sa buhay natin. Sa trabaho, di ba? Yes, boss, gagawin ko yan. Di ba? Ipagpakita mo talaga yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo para makapag-share ka, para mapakilala mo si Jesus sa kanila. Yan. Kaya naman huwag tayo magtago, kundi magliwanag pa tayo lalo ng ano, di ba? Kaya sabi nga, di ba sa Bible, arise, shine, for your light has come, di ba? Magningning tayo at tayo mga Kristiyanong puspos ng Banal Espiritu, kay puno ng salita ng Diyos, kapag lagi tayo nagpe-pray in tongues, at ano, di ba, na pinapakita natin si Jesus sa lahat ng mga tao, lagi tayo nagpupuri, lagi tayong sumasamba, mas lalo magiging yung mga buhay natin. Kaya nga, di ba, sabi sa kantang pangbata, this little light of mine, I'm gonna let it shine, di ba? Kaya ngayon, alam ko, naniniwala ako na may mga sinasabi sa inyo ang Panginoon na mga lugar, mga dapat gawin, kung paano kayo mas lalo magiging maningning, saan man niya kayo nilagay. Kaya i-fulfill natin to, di ba? Ang dilim-dilim ng mundo. Pero kailangan tayong mga Kristiyano, maging maningning tayo, di ba? Para mapakita natin lalo si Jesus sa mga sa kanila. Yan, tayo po'y manalangin. Painom lang muna. Ama, maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Panginoon, sa binigay mo po, Panginoon, sa amin na mensahe. Salamat, Lord, dahil tinawag mo nga kami, Lord, na light of the world, saka salt of the earth, pati na rin po a city built on a hill, cannot be hidden. Dalangin po namin, Lord, na yung tatlong bagay na ito na tinutukoy mo sa amin ay mangyaring magalap sa buhay namin.
Tulungan mo po, Lord, na mas lalong maging maningning si Kristo sa mga buhay namin. Tulungan mo po, Lord, na lagi makita sa bibig namin at mapakinggan sa bibig namin yung mga salita mo, Panginoon, ma-proclaim namin, Lord, yung Word of God. May share po namin ito sa mga kaklase, mga kapamilya, maging sa mga katrabaho, Panginoon, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Thank you, Lord, dahil gagawin mo kaming maalat na Kristiyano. Gagawin mo rin po kaming maliwanag na Kristiyano, Panginoon, kung saan lagi po kaming ready, Lord, na mag-share ng iyong mga salita na kahit hindi pa nga po kami nagsasalita, pero tignan pa lang po yung mga buhay namin, Lord. Makikita na po nila na binago mo yung mga buhay namin at sinunod ka namin sa mga buhay na ito. Dalangin po namin, Lord, na magkaroon po kami ng impact para po, Panginoon, marami pa kami madala sa church. Marami po kami may one-to-one, may care group, may Bible study. Marami po kami maimbita, Panginoon, sa inyo. At makita nila, Lord, na may kakaiba sa mga buhay namin dahil ayun nga po, Lord, yung presensya mo. Dalangin din po namin, Lord, na patuloy ka pa rin po magligtas at magpanalo. Gaya, Lord, na ang pangalan ng church namin ay Send the Light. We decree and declare, Lord, na ipubulfil mo po ito, Panginoon. Pati na rin po yung tawag namin sa mga light group namin na light group. Tutulungan mo, Lord, na magtutulungan po kami na mas lalong maging maningning po kami na mga Kristiyano, Panginoon. At kami mismo ay gagamitin mo yung mga buhay namin, Panginoon, sa mga outreaches para magsilbi kaming liwanag sa mga bawat dako, mga every street, every corner ng Muntinlupa City, na mga lugar namin, kahit, Lord, kung saan po yung address namin. Doon mo po kami gawing maningning, makilala po kami ng mga kapitbahay, ng mga anak ng Diyos, Panginoon, ng mga talagang totoong sumusunod po sa inyo. Dalangin po namin, Lord, na ina-sanctify mo po ang mga buhay namin. Tulungan mo po, Lord, na lahat po kami, Panginoon, ay walang ibang maitaas sa mga buhay namin kundi Ikaw. Help us, Lord, to decrease so that You can increase in our lives. Help us, Lord, na wag po kaming mahiya, wag po kaming magtago, at wag din po kami maging duwag, kundi, Lord, tulungan mo po kami to arise, shine, for our light has come, and the glory of the Lord will be risen upon us. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na maging matapang, dahil yung Holy Spirit po, Lord, na yung fire ng Holy Spirit, yung siya po tutulong sa amin para po mas lalo po kami maging maningning sa lahat ng mga gagawin po namin ng mga paglilingkod sa inyo. Kaya patuloy, Lord, na dalangin po namin, gawin mo po kami children of light, Panginoon. And we pray, Panginoon, na si Jesus mismo, Panginoon, ang lagi, Panginoon, magliwanag sa mga buhay namin, na gagawin mo po kami lalong maganda at mga gwapong Kristiyano, dahil yung glory ng Panginoon po ay makikita sa mga buhay namin. Kaya patuloy, Lord, na dalangin po namin na yung mga napakinggan po namin ngayon ay tumatak po sa isip namin, at magplano na po kami, Lord, kung paano na ang doon magiging maalat at maliwanag ang aming mga buhay. Kaya pinupuri ka po namin sa araw na ito sa lahat ng mga ginawa niyo at isip niyo po, Lord, yung